Ika'y sumama, magbibigay kami ng pag-asa. Tutulong sa masa, bawat oras ay nakaangkla. Iangat ang tinig ng kabataan, damhin ang himig ng karagatan. Sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the voice and rhythm of the sea. Boses ng
Bat State U arasof, nasupu ay naririto. Napapanahon makabago at totoo ang hatid na serbisyo para sa inyo. Isyo ng bayan, talakayin at pag-usapan. Nangungunang radyong number one sa 96.5. Sa 96.5. Sa 96.5. The voice and rhythm of the sea. Iangat ang inig ng kabataan, damhin ang himig ng karagatan. Sa 96.5. Sa 96.5. Sa 96.5, the voice and rhythm of the 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 sea. Maglalayag na! Ang mga balitang napapanahon at rumaga sa mga isyong nilambag pa sa iba't ibang panig ng ating bansa. Mga impormasyong nakalap sa nakalipas na buong magdamag. Live! Mula sa himpilang Spartan ng Kanlurang Batangan. DWRS 96.5. The voice and rhythm of the sea. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Batangas! Ito ang BatStateU-lat sa Umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Batangas! Mula dito sa himpilang Spartan ng Kanlurang Batangan, ito ang BatStateU-lat sa Umaga! BatStateU-lat sa Umaga! Pinakanapapanahon, pinakabagong mga balita! Hatid sa inyo ng buong pwersa ng DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Araw ng Lunes, November 29, 2021, makasama niyo po ang inyong lingkod, Lenny Ilaw. At kayo nga ay nakikinig sa inyong pinakapaboritong himpilan ng Batangas State University Arasof Anasugbu. Isang mapagpalang araw para simula na ang isang oras ng makabuluhang balitaan. At narito na nga mga nagbabagang mga balita. Para sa mga nagbabagang balita! Para sa unang pasada ng mga balita, pagbabakuna ng mga lokal na empleyado ginawa ng mandatoryo sa Kawit, Cavite. Bayan ng Tagkawayan sa Quezon binigyang pagkilala ng Bifar 4A. Pagbabakuna ng mga COVID-19 booster shot sa Santa Cruz, Laguna, nakadakdang simulan ngayong araw. Pagbabakuna rin ng booster shots contra COVID-19 umarangkada na sa Batangas. Calabarzon, target na mabakunahan ng 1,000,000 katao kada araw para sa National Vaccination Day. At bayan ng Lemery nakapagtala ng bagong kaso ng COVID-19. Para sa unang ratsyada ng mga balita, pagpapabakuna ng mga lokal na empleyado ginawa ng mandatoryo ng Kawit, Cavite. Aprobado na ng lokal na pamahalaan ng Kawit sa Cavite ang Executive Order No. 037-2021 kung saan isinasaad dito na kinakailangan ang lahat ng mga empleyado mula sa pribado at pampublikong sektor na magsagawa ng on-site work ay makakapagpabakuna kontra COVID-19.
Ang naturang kautosan na nilagdaan ni Mayor Angelo Aguinaldo o Aguilando ay nagsasaad rin ng karapatan ng mga pribado at pampublikong establishmento na tumangging magbigay ng kanilang serbisyo para sa mga individual na hindi pa nababakunahan. Paglilinaw naman na ang mga empleyado na hindi pa rin bakunado ay hindi matatanggal sa kanilang trabaho. Subalit, kinakailangan sumailalim sa regularan ng RT-PCR test, ngunit ito ay hindi sagutin ng employer at manggagaling sa sariling bulsa ng empleyado. Samantala, ibang balita naman tayo, bayan ng Tagkawayan sa Quezon, binigyang pagkilala ng BIFAR 4A. Nakatanggap ng pagkilala bilang Outstanding Coastal Municipality ang bayan ng Tagkawayan mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 4A, Calabar Zone. Ito ay matapos manalo ng naturang bayan ng unang gantimpala sa Search for Outstanding Coastal Municipality sa buong Calabar Zone. Personal naman ay pinagkaloob ang plake ng pagkilala sa bayan ni BIFAR Regional 4A Director Sammy Malvas at OIC PFO Alan Yu Castillo kay Mayor Carlo Alyazara. Maliban sa plake ay nakatanggap rin ng bayan ng 2 milyong piso na halaga ng proyekto na itatalaga para sektor ng pangisdaan sa bayan. Ayon sa BIFAR Region 4A, matapos manalo sa buong rehiyon, nakadakda namang lumahok ang naturang bayan para sa national level ng nasabing kompetisyon. Samantala, pagbabakuna ng mga COVID-19 booster shot sa Santa Cruz, Laguna, nakatakdang simulan ngayong araw. Nakatakda na nga simulan ngayong araw ang pagtuturok ng booster shot contra COVID-19 para sa mga individual mula Santa Cruz, Laguna na nakatanggap na kanilang second dose ng AstraZeneca at Sinovac vaccines noong buwan ng Abril at Mayo. Ang naturang programa ay magpapatuloy hanggang sa unang araw ng Disyembre na gaganapin sa Metro Central Mall Vaccination Site. Prioridad naman na mabakunahan ng mga mamamayang kabilang sa mga priority groups gaya ng mga health workers, senior citizens at may comorbidities. Payo naman ng lokal na pamahalaan na dalhin ng mga mamamayan ang kanilang mga vaccination card, valid ID at pati na rin sariling ballpen. Patuloy pa rin naman na ipapatupad ang mga health and safety protocols gaya ng pagsuot ng face mask at face shield upang mapanatili ang kaligtasan ng bawat isa. Yan at iba pa may init ng mga balita makalipas ang ilang paalala. Red Spartans! Handa ka na ba sakaling tuluyang magbukas ang ating paaralan? Kung nangangamba ka, ito na ang iyong pagkakataong protektahan ang iyong sarili laban sa COVID-19. Kahandaan, proteksyon, bakuna ang solusyon. Pumunta lamang sa Batangas State University Arasof Nasugbu Campus mula November 29 hanggang December 1 para magpabakuna. Siguraduhin nasagutan ang mga Google Forms na ipinamahagi bago ang araw ng pagpapabakuna. Magpahinga at siguraduhin maayos ang pangangatawan bago tanggapin ang una o ikalawang dose ng vaccine. Sagutin ng maayos ang mga katanungan at sumunod sa tagubili ng mga eksperto bago at pagkatapos ng vaccination. Tandaan, ligtas ang may alam. Kahit ano pang hinihintay mo, isang hakbang pabalik sa paaralang naghihintay sa pagbabalik mo. Isang paalala mula sa DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Ngayong panahon na malapit na ang halalan, bilang isang mamamayang Pilipino na may karapatang bumoto ay dapat maging matalino sa pagpili ng mga ninanais maging leader. Paano nga ba magiging matalino sa pagpili ng kandidato? Una, kilalanin o ilista ang mga kakandidato sa halalan, kung ano ang kanilang mga paninindigang posisyon at kilatisin ang kanilang mga plataforma. Pangalawa, alamin ang mga isyung nais mong bigyang pansin ng mga kandidato. Ilang halimbawa nito ay ang kahirapan, unemployment, karahasan at iba pa. Pangatlo, kilalanin ang mga kakandidato sa paraang pag-attend ng mga pagpupulong ng komunidad, panonood ng mga debate at public discussion ng mga kandidato.
at alamin ang educational attainment at leadership background ng bawat kandidato. Pang-apat ay salain ang lahat ng naitalang impormasyon na iyong nakalap at pagkatapos nito ay madali mo nang mapipili ang iyong nais iboto. Maging matalino sa pagboto, ang ating karapatan gamitin ng wasto. Isang paalala mula sa DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. At kayo nga ay nakadutok pa rin maparadyo man o Facebook live streaming dito sa DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea sa programang BatStateU-lat sa Umaga. Para sa pagpapatuloy ng ating balitaan, pagbabakuna ng booster shots contra COVID-19, umarangkada na sa Batangas. Formal na ngang sinimulan ang pagtuturok ng mga booster shots laban sa COVID-19 na para sa mga senior citizen at immunocompromised individual sa Batangas. Ginanap ang naturang gawain sa Dream Zone Provincial Capital Compound noong 25 ng kasalukuyang buwana. Kabilang naman sa mga nakasaksi dito, sina Batangas Governor Hermilando Mandanas, National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez, Deputy Chief Implementer Secretary Vince Dizon, at Health Secretary Francisco Duque III. Binigyan din diin naman ni Governor Mandanas sa kanyang mensahe sa ginanap na ceremonial vaccination ang pagkakapantay-pantay sa larangan ng kalusugan. Bukod dito ay nagpaabot rin ito ng pasalamat sa Pangulong Duterte at sa National Task Force to End COVID. Ito ay sa patuloy na pag-aagapay ng mga ito sa lalawigan ng Batangas, lalo't higit sa panahon ng pagibigay ng karagdagang proteksyon sa pamamagitan ng pagbabakuna sa mga mamamayan. Samantala, kaugnay na balita, Calabar Zone target mabakunahan ng 1,000,000 katao kada araw para sa National Vaccination Day. Para ihatid sa atin ang buong detalye ng balitang ito, narito si Christopher Zara. Christopher, i-BatStateU-lat mo. Lenny, nakahanda na ang buong Calabar Zone para sa gaganaping National Vaccination Day simula ngayong araw hanggang December 1. Tiniyak naman ni DOH Calabar Zone Regional Director Ariel Valencia na handa rin silang makapagbakuna ng higit pa sa 1,000,000 katao kada araw sa loob ng 3 araw ng gaganaping National Vaccination Day. Target rin ng kanilang team ang mga lugar na may mababang vax coverage. Gayun din, ang pagpapaalala ni Valencia sa mga magpapabakuna na huwag nang mamili ng brand sapagkat ligtas naman lahat ang mga itong gamitin kontra COVID-19. Samantala, kinumpirma naman ng mga kagawaran ang mga available na vaccine tulad ng Sinovac, Moderna, Gamaleya, Sputnik Vaccine, Pfizer, at AstraZeneca na siyang gagamitin para sa National Vaccination Day. Para sa BatStateU-lat, ako si Christopher Zara ng DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Christopher Zara. Samantala, ibang balita naman tayo, Bayan ng Lemery. Nakapagtala ng bagong kaso ng COVID-19. Para naman sa balitang ito, narito si Mary Jane Reyes. Mary Jane, i-BatStateU-lat mo. Nakapagtala ng isang bagong kaso ng COVID-19 ang Bayan ng Lemery habang wala namang naitalang bagong nakarecover sa sakit. Ayon sa pinakabagong ulat na inilabas nitong November 27, nasa 1,868 ang mga kumpirmadong kaso ng coronavirus sa buong bayan. Sa kasalukuyan, nasa 6 ang nananatiling aktibong kaso, habang nasa 1,732 naman ang mga gumaling. Paalala pa rin ng Department of Health na huwag kalimutang sundin ang mga ipinatutupad na health and safety protocols ng pamahalaan upang makaiwas sa COVID-19. Yan ang aking BatStateU-lat para sa Umaga. Ako si Mary Jane Reyes ng DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat sa iyong hatid na COVID update para sa Bayan ng Lemery, Mary Jane Reyes.
At sa ating nga pagbabalik ay hatid na namin sa inyo ang ikalawang bugso ng mga balita. Kaya naman, manatili kang nakatutok dito sa official campus radio station ng Batangas State University, Arasof, Nasugbu, ang DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Protektado ka na ba kontra COVID-19? Kung hindi pa, magpabakuna na! Kahandaan, proteksyon, bakuna ang solusyon. Pumunta lamang sa Batangas State University Arasof Nasugbu Campus ngayong darating na November 29 hanggang December 1. Magpahinga at siguraduhin nasa maayos na pangangatawan bago magpabakuna. Sagutan ang mga forms na ibibigay at makinig sa tagubili ng doktor bago at pagkatapos ng vaccination. Protektahan ang sarili, pamilya at pamayanan kontra COVID-19. Magpabakuna para sa mas ligtas at walang pangambang bukas. Isang paalala mula sa DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Ang COVID-19 ay walang pinipiling lugar, walang pinipiling pagkakataon, at walang pinipiling edad. Kaya't upang mapangalagaan ang ating sarili laban sa coronavirus disease, narito ang mga dapat nating gawin. Una, hugasan ng madalas ang iyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa ating mata, ilong at ating bibig. Kung tayo ay nauubo o nababahing, siguraduhin may wastong respiratory hygiene sa pamamagitan ng pagtatakip ng ating bibig at ilong. Iwasan ang matataong lugar at malapit na pagsalamuha sa mga taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung may nararamdamang sintomas. Kung ikaw naman ay may lagnat, ubo, at hirap sa paghinga, siguraduhin magpakonsulta at kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Oras natin, 23 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga at kayo nga ay nakatutok pa rin dito sa BatStateU-lat sa umaga. BatStateU-lat sa umaga. Narito na ang ikalawang bugso ng mga balita. BatStateU-lat sa umaga. Hinihinalang lava flow sa Bulkang Taal na mataan sa Agoncillo, Batangas. Pension at 13th month pay ipapamahagi na ng SSS ngayong darating na Disyembre. Tatlo arestado sa paglalaro ng Tong 8 sa San Pascual, Batangas. Isang 16 anyos na estudyante naging milyonaryo dahil sa pag-online selling ng mga beauty products. Las Casas Filipinas de Acuzar, pinarangalan ng historic hotels worldwide bilang best historic hotel in Asia and the Pacific year 2021. At Gilas Pilipinas, puspusan na ang pag-ensayo para sa mga nalalapit na torneo. Para sa magpatuloy ng ating balitaan, hinihinalang lava flow sa Bulkang Taal na mataan sa Agoncillo, Batangas. Para ihatid ang buong detalye ng balitang ito, narito si Eugene Bohisan. Eugene, iBatStateU-lat mo! Nagdulot ng takot sa ilang residenteng nakatira malapit sa Bulkan Taal ang isang matinding pagliwanag na namataan sa ibabang bahagi ng bulkan sa Agoncillo, Batangas, umaga ng Nobyembre 28. Ayon sa netizen at uploader ng video na si Melvin Gasillos Ivanez, tila isang lava flow ang pinagmumula ng matinding liwanag sa ibabang bahagi ng bulkan. Dagdag pa niya, hindi raw ito normal at maaaring hindi rin gawa ng tao. Kaagad namang pinag-usapan sa social media ang nasabing video ni Ivanez na nagdulot ng samot-saring mga negatibo komento na maaaring fake news lamang raw ito na pinabulaan na naman ng uploader at iginiit na wala siyang intensyon na magpakalat ng mga hindi totoong impormasyon. Samantala, kaagad namang nagbigay ng sagot ang lokal na pamahalaan ng Agoncillo ukol sa nasabing video. Ayon sa kanila, ang namataang matinding pagliwanag ay dulot lamang ng isang siga na pinatunayan naman ng Municipal Disaster Risk Reduction Officer na naka-duty noong araw na iyon. Gayunpaman, nag-abiso na ang lokal na pamahala na Agoncillo na manatiling kalmado
Gayun din ang patuloy na pananalangin at palagi ang umantabay sa live streaming updates ng mga aktibidad ng nasabing bulkan. Nagbabalita para sa BatStateU-lat, ako si Eugene Buhisa ng DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat sa iyong paglilinaw na hatid na balitang iyan, Eugene Bohisan. Samantala, ibang balita naman tayo, pension, a 13th month pay ipapamahagi na ng SSS ngayong darating na Disyembre. Para naman sa balitang ito, narito si Pamela Buena Obra. Pamela, i-BatStateU-lat mo. Ibinabatid ng opisyal ng Social Security System o SSS na ang distribusyon ng pension at 13th month pay para sa mga pensyonado ay magaganap na sa darating na unang linggo ng Disyembre. Kaakibat nito ang pahayag ni SSS President and Chief Executive Officer Aurora Ignacio na maglalabas ang SSS ng 27.5 bilyong halaga ng pension para sa 3.14 milyong benepisyaryo nito. Ayon sa SSS, ang mga pensyonado na ang disbursement account na may Philippine Electronic Fund Transfer System and Operations Network o PESONET or e-wallet or remittance transfer company or cash payout outlet ay makakakuha ng kanilang pension sa unang araw hanggang ika-apat ng Disyembre. Samantala, para sa mga tumatanggap pa rin ng kanilang pension sa pamamagitan ng tsyeke, ipinaalam ng SSS na nakipag-ugnay na sila sa Philippine Postal Corporation upang mas mapabilis ang pagde-deliver ng kanilang pension at 13th month pay ngayong darating na Disyembre. Para sa BatStateU-lat, ako si Pamela Buena Obra ng DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Pamela Buena Obra. Samantala, ibang balita naman tayo, tatlo arrestado sa paglalaro ng Tong It sa San Pascual, Batangas. Para ihatid sa atin ngayong araw ang balitang ito, narito si Raymar Barcelona. Raymar, i-BatStateU-lat mo. Sa kulungan ng bagsak ng tatlong kalalakihan, kabilang na ang dalawang senior citizens matapos na mahuling naglalaro ng Tong Its ng may pustahan sa Barangay Mataas na Lupa, San Pascual, Batangas. Nakilala ang mga naaresto na sina Eustacio Tumambing, 58 years old, Maximo Gonzalez, 68 years old, at Arturo Makimot Ada, 79 years old, na pawang mga residente ng nasabing barangay. Base sa investigasyon, isang anti-illegal gambling operation ang isinagawa ng San Pascual MPS laban sa mga nasabing suspect na nagresulta ng kanilang pagkakaaresto. Huli nga sa akto, ang paglalaro ng mga ito ng Tong Its ng may pustahan. Na-recover sa kanila ang isang set ng playing cards at halaga ng pera na aabot sa 760 pesos. Sa ngayon ay nasa kustudiya na ng mga otoridad ang tatlong suspect at nahaharap na sa kasong paglabag sa PD-1602. Para sa BatStateU-lat, ako si Raymar Barcelona ng DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Raymar Barcelona. Samantala, sa ating pagbabalik ay balita nakaka-good vibes na nga tayo. Samahan pa natin niya ng sports balita, kaya naman manatili kang nakatutok dito sa DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Red Spartans, handa ka na ba sakaling tuluyang magbukas ang ating paaralan? Kung nangangamba ka, ito na ang iyong pagkakataong protektahan ang iyong sarili laban sa COVID-19. Kahandaan, proteksyon, bakuna ang solusyon. Pumunta lamang sa Batangas State University Aras of Nasugbu Campus mula November 29 hanggang December 1 para magpabakuna. Siguraduhin nasagutan ang mga Google Forms na ipinamahagi bago ang araw ng pagpapabakuna. Magpahinga at siguraduhin maayos ang pangangatawan bago tanggapin ang una o ikalawang dose ng vaccine. Sagutin ng maayos ang mga katanungan at sumunod sa tagubilin ng mga eksperto bago at pagkatapos ng vaccination. Tandaan, ligtas ang may alam. Kahit ano pang hinihintay mo, isang hakbang pabalik sa paaralan naghihintay sa pagbabalik mo.
isang paalala mula sa DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Uy, kamusta? Oh, titingin ka pa sa iba. Oo, ikaw nga. Ako nga pala si Ate Mara. Maraming dalang kwento, maraming baong tips na makakatulong sa iyo at sa iyong pag-aaral. Handa ka na ba ngayong bagong taon ng eskwela? Alam ko na yung mga linyahan mo, kaya naman, sagot ko ang mga hacks at tips para sa mas masayang taon ng pag-aaral. Oops! Gumising ng maaga, mag-stretching upang hindi kapuyin sa buong klase. Ha? May assignment? To-do list! Yan ang solusyon upang hindi mo makalimutan ang mga dapat mong gawin at tunahin sa eskwela. Nakakabagot naman dito sa bahay. May alam akong solusyon dyan. Tumutok sa DWRS 96.5 para sa pinakabagong mga balita at updates at makinig sa mga kanta at drama na tiyak kapupulutan pa ng aral. Nasa loob man ng paaralan o wala, maaaring maging kasiyasiya ang pag-aaral. Ako muli si Ate Mara, sana'y marami kang natutunan at matututunan pa sa buong taon ng eskwela. Gawing kasiyasiya ang bawat araw ng pag-aaral kasama ang Batangas State University at ng himpila ng DWRS 96.5, The Voice and the Rhythm of the Sea. Good news updates dito sa balitang Good Vibes! At balitang nakaka-good vibes na nga tayo, isang 16 anyos na estudyante naging milyonaryo dahil sa pag-online selling ng mga beauty products. Para ihatid sa atin ang balitang nakaka-good vibes na ito, narito si Shekinah Yuson. Shekinah, i-BatStateU-lat mo! Bumilib ang maraming netizens sa isang grade 10 student na si Irish Oloris dahil sa pagiging milyonaryo nito bagamat siya ay 16 anyos pa lamang. Dahil sa si Irish ay isang estudyante pa lamang, labi siyang hinangaan ng marami dahil maayos niyang napagsasabay ang kanyang pag-aaral at ang pagbibenta ng mga beauty products online. Bagay na hindi maitatangging mahirap para sa iba. Sa kabila ng lahat ng ito, kinilala ni Irish na nagawa niya ito dahil sa tulong at gabay ng kanyang magulang patungkol sa paghawak ng maliit na business. Paalala ng magulang ni Irish sa kanya na huwag makakalimot sa kanyang pinagalingan at laging unahin ng Diyos at ang pagtulong sa kapwa dahil laging susunod ang pagpapala sa taong may pusong laging handang tumulong sa iba. Patunay ang kwento ng buhay ni Irish na nakabase sa ating desisyon sa bawat araw ang ating magiging kinabukasan. Tunay na makakamit natin ang ating mga pangarap basta't may pagsisikap. Para sa BatStateU-lat, ako si Shekinah Yuson ng DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat sa iyong nakaka-good vibes at nakaka-inspire na good vibes balita ngayong araw, Shekinah Yuson. Samantala, isa pang nakaka-good vibes na balita, Las Casas Filipinas de Acuzar, pinarangalan ng historic hotels worldwide bilang best historic hotel in Asia and the Pacific year 2021. Para naman ihatid ang buong detalye ng good vibes balita na ito, narito si Jazel Francisco. Jazel, i-BatStateU-lat mo! Napili ng historic hotels worldwide ang Las Casas Filipinas de Acuzar sa Bagak, Bataan bilang best historic hotel in Asia and the Pacific para sa taong 2021. Isinagawa ang paggawad ng parangal nitong November 11 sa The American Club Resort Hotel sa Wisconsin. Kilala ang historic hotels worldwide na siyang nagagawad ng parangal taon-taon sa mga hotel mula sa iba't ibang panig ng mundo na nagpapakita ng kasaysayan ng isang partikular na lugar. Nagsisilbing tahanan ang Las Casas Filipinas de Acuzar ng 64 heritage houses at 34 na mga istruktura na hinango pang disenyo noong unang panahon. At ang lugar ay may lawak na 400 hectares. Ayon naman kay Mr. Jose Acuzar,
ang may-ari ng Las Casas Pilipinas de Acuzar ay taus-puso siyang nagpapasalamat sa Historic Hotels Worldwide, pati na rin sa Historic Hotels Awards of Excellence Nominations Committee para sa natanggap na parangal. Yan ang balitang good vibes dito sa BatStateU-lat. Ako si Jaisel Francisco ng GWRS 96.5, The Voice and the Rhythm of the Sea. Maraming salamat sa iyong Pinoy Pride Good Vibes balita, Jaisel Francisco. Samantala, narito na ang ating sports balita. Sports balita. At para naman nga sa ating sports balita, Gilas Pilipinas, puspusan na ang pag-eensayo para sa mga nalalapit na torneo. Todo ensayo na nga ang Gilas Pilipinas para sa paghahanda sa mga torneyong kanilang lalahukan at kasabay rin ito ang pag-arangkada ng unang window games ng ibang pangkat sa 2023 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Sa paparating na Pebrero 2022, mag-uumpisa ang mga laro ng Gilas sa Group A, kaya kahit medyo may katagalan pa ay hindi ang mga ito nagsayang ng oras. Kaya't agad nilang pinasiklaba ang kanilang pagkasanay na ginanap ngayon sa Moro Lorenzo Sports Center sa Katipunan, Quezon City. Noong nakaraang linggo pa nagsimula ang puspusang paghahanda ng national team na pinangungunahan ni Head Coach at Program Director Tab Baldwin kasama ang core team na pumalaga noong nakaraang FIBA Asia Cup Qualifiers. Muli na rin nakabalik sa training pool si Nieto, Bulandi, Suwerte at Ildefonso na galing sa kani-kanilang mga injuries. Samantala, para naman sa ating ulat panahon. Ngayong araw po ng Lunes, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot ng shear line sa bahagi ng Batanes, Apayaw, Cagayan at Isabela. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, kabilang na ang Batangas ay maaaring makaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na kung minsan ay may bigla ang buhos ng ulan, dulot naman yan ng localized thunderstorms. Samantala, sa Visayas naman, asahan rin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na panahon na kung minsan ay may kasama ring mga pag-ulan. Sa Basilan, Sulu, Davao Region, Zamboanga Peninsula at Tawi-Tawi ay asahan pa rin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Dulot naman yan ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Sa natitirang bahagi naman ng Davao ay asahan o ng Mindanao ay asahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na kung minsan ay may pulupulong pag-ulan. Samantala, nakataas naman po ang gale warning sa baybayin ng Batanes, Cagayan, kabilang na Mabuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Kaya naman, ang pamamalaot ay ipinagbabawal muna para sa ating mga kababayang mangisda, lalo na sa may mga maliliit na sasakyang pandagat. Ang araw ay sumikat kaninang alas 6:02 ng umaga at lulubog mamayang alas 5:25 ng hapon. Samantala, para naman sa ating latest foreign exchange rate update. Para sa palitan ng piso kontra US dollars, 50.46. Canadian dollar, 39.90. Singaporean dollar, 36.90. Saudi Riyal, 13.45. Euro, 56.58. Chinese Yuan, 7.90. At Japanese Yen, 44 centavos. Yan ang mga balitang nakalap namin sa buong magdamag. Pinakanapapanahon, pinakabagong mga balita. Katuwang ang buong puwersa ng DWRS 96.5, The Voice and the Rhythm of the Sea.
Maraming salamat po sa inyong pakikinig, Maparadyo Man o Facebook Live Streaming. At bago nga pong lahat, ay akin munang babatiin ang lahat ng nakisama sa atin sa ating Facebook Live Streaming ngayon. Lahat na nag-share at nag-comment. At kabilang na dyan sina Justin Mark Hoxson, John Harvey Sanchez Carandang, kay Mr. Alex Bailoses Delina, at sa aking mahal na na. O, diba? At ako nga po ang inyong naging kabad state ulat ngayong araw ng Lunes, Lenny Ilaw. At muli tayo magsasama-sama sa Miyerkules na pumuli, kasi bukas po ay holiday, so wala kaming wala ako sa himpilan bukas. Kaya naman sa Miyerkules ulit tayo maghahatid ng mga makabago at excuse me po, ng mga napapanahong mga balita. Kung ikaw naman ay nakikinig sa radyo ngayon sa ating radio frequency 96.5, huwag mo rin kalimutang i-like at i-follow ang ating Facebook page. Nang sa gayon, kung may time ka o kung gusto mong makita kung sino ba ang nagsasalita sa likod ng BatStateU-lat sa umaga, ay maaari mo kaming masaksihan dito sa ating Facebook live streaming sa ating Facebook page, DWRS 96.5, The Voice and the Rhythm of the Sea. At dahil nga po ngayon ay kasalukuyang ginaganap ang pagbabakuna para sa mga estudyante ng Batangas State University Arasof na Sugbo, dito po mismo sa ating school, sa campus. At mamaya po ay bibigyan ko kayo ng mga live updates tungkol po sa ginaganap na pagbabakuna ngayon. Ito po ay bilang paghahanda sa nalalapit at napipisil talaga na face-to-face classes. At nitong nakaraan ay ginanap din po ang may mga forums na ginanap at live Facebook live din po na kung saan ay diniscuss po ang mangyayari ngang pagbabakuna ngayong araw. At maririnig nyo naman ang mga patalastas dito sa atin sa radio sa DWRS 96.5 ukol sa mga kinakailangan at kailangan nyong malaman at nais nyong malaman ukol sa pagbabakuna nga dito sa BSU Arasof Nasugbu Campus. At ganun din po, mayroon po tayong YouTube channel kung saan maaari nyong balik-balikan ang episodes ng BatStateU-lat sa umaga. Kaya huwag kang mag-alala kung medyo nalilate ka ng gising dahil kompleto ang mga episodes natin dyan. I-search nyo lang sa YouTube, DWRS 96.5, at lalabas na po ang ating Facebook YouTube channel. At maaari nyo rin po makita dyan ang ating mga paalala, ang ating mga advocacy vlogs, kung saan nariyan po ang ating mga full animated presentations. Kasi po dito sa Facebook live stream ay tanging mga clips or pictures lang mula doon sa full animated presentation natin. Kung nais nyo pong mapanood, ang kabuuan noon ay nasa atin pong YouTube channel. At yan nga po 26 days na lamang, Pasko na! Kaya naman, nabilang pamaskong hatid sa inyo na aming mga masusugid na tagapakinig, ay hatid namin sa inyo ang masayang tugtugan at kwentuhan. At mamaya nga lamang, bandang alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, ay nariyan ang ating programang Musikantahan, kung saan ang ating i-feature ay ang best of OPM Christmas songs na magpapaalala sa inyo ng diwa ng Paskong Pino. Kaya naman, manatili ka nakatutok, dito lamang yan sa DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Halika na, ika'y sumama, magbibigay kami ng pag-asa, tutulong sa masa, bawat oras ay nakaangkla. Iangat ang tinig ng kabataan, damhin ang himig ng karagatan, sa 96.5
sa 96.5, sa 96.5, the voice and rhythm of the sea. Boses ng Bat State U Arasof, nasubo ay naririto. Napapanahon, makabago at totoo ang hatid na serbisyo para sa inyo. Isyo ng bayan, talakayin at pag-usapan. Nangungunang radyong number one sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the voice and rhythm of the sea. Iangat ang ilig ng kabataan, damhin ang himig ng karagatan. Sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the voice and rhythm of the sea. 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 96.5, the voice and rhythm of the sea.